dito ako sa pag-ibig kasi kailangan bayaran yung unpaid balances. Bali 8 months na wala kaming bayad-bayad. So, pinadalhan kami ng notice. Andiyan, tingnan niya yung notice na pinadala ng attorney sa amin. Hindi na kami nakapagbayad. Yan. So ngayon, pagbasa ko sa guard, kumuha ako na yung pang form. Nag-fill up ako doon. And then, pupunta naman ako sa information. So ngayon, number ako. Day number. Para sa information, antay ako ng tawag. Tawag nila kasi nakikiusap ako doon para ng settlement. So para malaman ko kung paano namin babayaran yun. Malaki na yun, 30,000, 31,000. Oh no! So ganito ang nangyayari. Update ko na kayo dito. Na-bail din namin yung mga extension dahil sa ECQ. Naka-bail kami ng 2 months plus another 3 months. So, bali 8 months lahat, bali 5 months lahat yung na-extend sa amin. So, mga bahaba din yung time na yung pakitulong para hindi kami mahirapan. Pero talagang hirap sa pagbabayad dahil wala naman wala na ako ng pambayad pabili sa housing dyan na kumuha sa pag-ibig. So, eto, nagpa-problema na kami. Pinadagal kami ng notice na galing sa attorney na kailangan namin isettle yun. So, mahirap kasi kung hindi mo puntahan, hindi mo isettle, may chance na baka ma-foreclose yung bahay. So, mas malaking level mo pag mag-foreclose yung bahay. So, kahit hindi ka magbabayad, i-settle mo siya, mas okay. Mas okay, at least may ano ka pa, may pag-ialam ka pa sa mga pinapadala. Malalaman na lang natin naman yung ano yung magiging decision mo dun sa ano, sa valuation sa information. So, papunta na tayo. Sir, magpadala ni sa attorney, sir, o letter, sir. Bali. So, ayan, guys. Sabi dun sa information, hindi pa ako makapag... kasi hindi naman ako magbabayad ng full. Hindi ako magbabayad ng full. May binigay siya sa akin. Ito na yung mga balance ng mga bayarin namin. So, kailangan kong tawagan pala yung nakalagay dun na number sa... yung pinadala na letter, yung number doon, kailangan kong tawagan at sa kanila kami makipag-coordinate kung paano namin babayaran yung aming loan ng dahan-dahan. So, ayan, balik muna ako kay ate kasi yeah, tatawagan namin. So, hindi pa ako nakapagbayad. So, most likely, malaki-laki din yung babayaran namin kahit dahan-dahanin namin bayad. Kailangan meron talagang ipakita at kailangan namin mag-update. So ngayon guys, ang advice dun sa taas, itawagan ko daw yung number na binigay sa amin dun, nung nandun sa letter. So yun yung tatawagan namin, dun kami magkausap sa kanila at magkaroon ng settlement kung paano namin mabayaran yung aming pag-ibig. Housing loan na masyadong malaki na. Hindi na mabayaran ng mga naghihirap na walang trabaho. So ayan, tawagan natin guys. Tapos na yung kausap namin nung tinawagan ko dun sa number na yun sa pag-ibig. So, binigyan niya ako ng option. So, mahirap talaga yung option na binigyan niya rin. Kasi talagang ano eh, kasi kailangan mong mabayaran siya within 3 months. So, August na yun, August, September. By end of October, kailangan namin mabayaran lahat yung 30,000 na yun, 31,000 na yun. So,
sa ngayon, ang kaya lang naming bayaran yung 1 month. So, bayaran muna namin ngayon yung 1 month. Tapos, the rest nung babayarin namin, dapat mabayaran namin siya within that period. Kailangan mga October, end of October na bayaran na namin ang buo yung remaining na yun na balance namin. So, wala tayong choice kundi mag-ipon tayo araw-araw. Kailangan namin mag-ipon na araw-araw na para makahabol kami. Around 400 per day maipon namin para mabayaran namin yung sinasabi. Kasi hindi ko kaya yung sinasabi niya na option kanina na bayaran ko ng 50% yung 31,000, 50% ng 15,000. So, ang hirap na magbayad ng in full. Pero kailangan mo pa rin naman mabayaran sa by October. So, dahan-dahanin na lang natin. Wala mag-ipon ka na araw-araw. So, yun. Wala tayong ibang option. So, ngayon, magbabayad ako. Advice na magbayad ako sa M. Luwilier kasi para mabilis lang. So, kailangan natin yung reference number, yung HLID number natin, at saka yung amount mismo na mabayaran natin for 1 month. Tapos, kasi kung antayin mo yung sa kanila manggagaling, yung referral nila, i-referral dito ka magbayad sa Pag-ibig branch na malapit sa inyo, mahirapan kasi manghingi pa sila ng referral, i-send pa sa email, so matagal-tagal. So, ito yung pinakamadaling proseso, bayaran natin yung ating pag-ibig ng 1 month. So, punta na kami dun sa M. Luwilier kasi dun ang pwede magbayad. So, ayan guys. Bye! So, mga guys, mga sis, nandito na ako sa M. Luwilier. So, binayaran na natin yung ating 1 month sa Pag-ibig housing loan. So, ayan, nakapagsimula na kaming bayad. Yan na lang at dahan-dahanin namin ng bayad yung natitira, yung remaining at saka yung monthly namin na bayarin sa Pag-ibig. So, sana nakatulong ito sa inyo sa mga nag-worry na hindi makapagbayad ng kanilang monthly sa Pag-ibig at nagkaroon na sila ng mga past due, mga balance sa kanilang mga Pag-ibig loan. So, yan ang gawin nyo mga sis. Ayan, good day! Don't forget to like, subscribe, and share. Bye-bye!